Good morning, Habibis. Welcome back to my channel. Meron tayo ditong Mazda 3 na no start issue. Na galing na siya sa ibang shop at pinalitan nila ng crankshaft kasi akala nila na ang problema ay crankshaft kasi wala daw lumalabas na kuryente sa ignition coil. Pero bago kayo dapat magpalit ng crankshaft, check nyo muna kung may kuryente yung papunta ng ignition coil o kaya yung nagsusupply sa mga sensor. Okay? Tapos, kung bago ka lang dito sa channel ko, please click the subscribe button. Tapos, pindot na rin tong bell na to para ma-notify ka sa mga bago namin video. Okay? Tara, umpisahan na natin. Tingnan natin yung Mazda 3. Okay? Yan guys. Wala isang Mazda. Yan. Isang Mazda na double overhead cam na 16 valve. Na no start issue. Na pinalitan yung crankshaft, pwede pa rin naman dot. Okay? Tapos yan, binaklas na ng electrician ng ibang shop. Ayan, pwede nila na pa-under. Okay? Tapos, check natin sa kyan kung magre-redondo. Ayan. Dito, binaklas din nila. Tingnan din nila yung mga fuse dyan, kung okay, yun. Wala pa rin, hindi pa rin yung napanda. Yan, try na on. Yan, ayan, naka-on na yung sasakyan. Tingnan mo. Ayan, ayan, kakarank natin kung aandar. Ayan, kinakarank ko, ayaw mandar. Ayan, check na. Ayan, tingnan nyo. Wala siya kahit anong reaction. Mostly ang nagiging problema niyan i-supply papuntang computer, yung 12 volts. Yan ang madalas na nawawala eh. Yung supply na yan. Kaya punta tayo sa hood, i-repair natin yung wiring na ginawa ng ibang shop. Ayan, i-repair tayo dyan mamaya dito sa ilalim dito. Ayan, i-repairin natin yung mamaya. Lagyan natin ng supply, relay, saka switch. Ayan, okay. Tingnan natin kung under yung sasakyan. Okay? Take note nga pala mga kahabibi. So, bago kayo magpalit ng crankshaft o ng bago nyo sisihin na si crankshaft na may problema dahil walang kuryente ang ignition, lagi kayo mag-check kung may kuryente na pupunta dun sa ignition. Okay. Lagi nyo mag-check kung may kuryente na pumunta dito dyan sa ignition. May wala naman din supply to. Kaya ayaw gumana nung. Diba? Kaya huwag kayo magpo-focus na may problema yung ignition niya. O yung crankshaft niya. Huwag nyo kaagad kayo magpapalit na hindi kayo sigurado nasira na yung crankshaft. Okay? Check nyo muna palagi kung may supply yung ignition o kaya yung ibang sensor. Kung may supply sila. Okay? Ilan po. Tapos mamaya start na tayo. Okay? Okay mga baby, let's start. Ito. Lagyan natin siya ng relay. Yung mismong susi, lagyan natin ng relay. Susi sa computer. Tapos lagyan natin na supply yung computer na 12 volts.
Ngayon na magiging supply ng bagong fish. Okay? Ha? Ayo, es muskila. Ada ikan apa dah? Jenom. Ada terumbu pokok. Terumbu pokok? Filter mikro, ada mikro pika. Pika? Model 14. Ano ka? 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 Ano Sintay bigat talabara, may jit talabara. Dey bas ma. Ada jit kalang sa hinga wal dhuhr. May jit. Madin mo kin hada naman iji. Tatamad sa atin sa iji. Pat. Ma bi jit ma bi kalam jo kalam jit yo. Ayo, oko na. Asma ayo na. Zay ma gutan. O mustajin, mustalim makan. Baba, isma huwa ka lang. Iji ka las? Ito, itong wire na to para sa trigger.
din ata. Mungkin gusto din ata. Kama dadak ago? Ha? Kama dadak? Talatin. Hindi pala tayo na naputol. Thank you.
sin. Ayan. Tingnan natin kung magkano sa supply na. Ayan o, nasa supply. Ayan. Ayan. May supply na yung tatlo. Yan kasi yung sa computer niya. Ayan. Okay. Tapos testing na natin kung ano yung sasakyan. Balik na natin. Takpan natin lahat. Tapos testing natin kung ano yung sasakyan. Okay. Ayan. Tapos na tayo. Ayan. Try natin i-start kung ano rin sasakyan. Bismillah. Ayan, tingnan nyo. On, yun. Under, ayan, crank natin sya. Alhamdulillah. Ayan, umandar na. Okay, yun lang yung madalas naging problema pag sa no start issue na Mazda kapag walang supply yung ano computer. Okay? Kung may comment o suggestion kayo, comment down below lang po. Tapos paki-subscribe na rin po yung channel namin, tapos click na rin po yung notification bell. Thank you for watching. Bye-bye.